Ang programa nito ay rated SPG. Strictong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Punta naman tayo sa ating palabas sa init sa magdamag. But before that, please don't forget to like and subscribe my channel and please click the bell button para ma-notify kayo on my next video. Without further ado, let's start! So dito guys, nalaman ni Narita at saka ni Peterson na si Tope pala ang nagligtas sa kanila nung nadisgrasya sila. Kaya naman, laking pasasalamat ni Narita at saka ni Peterson kay Tope. Habang papalabas si Rita at saka si Peterson sa hospital, papunta sila sa kanilang kotse, ay nasabi ni Peterson na gusto niya maging kaibigan si Tope, kaya naman itong si Rita may pag-alala sa kanyang mukha. Maya-maya may nag-text kay Rita na si Regalado na ikinagalit ni Peterson dahil kahit hindi nagre-reply si Rita, ay panay pa rin ang text ni Regalado. Hanggang umabot sila sa kanilang bahay, ay magkagalit pa rin sila, ay galit pa rin si Peterson. At sabi naman ni Rita na wala siyang dapat ipag-alala dahil wala naman daw namamagitan sa kanila ni Regalado. Katrabaho niya lang daw ito. At sabi naman ni Peterson na kaya siguro ayaw mong magpa-IVF or ayaw mong magpabuntis dahil kay Regalado. At sinabi at in-explain ni Peterson kung gaano kasakit ang kanyang nararamdaman na hindi niya mabigyan ng anak si Rita, na para siyang inutil, na hindi niya mabigyan ng kaligayahan ng anak. At sinabi naman ito ni Rita na okay lang sa kanya, tanggap niya kung ano pa man si Peterson dahil siya ang asawa at lagi lang daw siyang nandyan sa kanyang tabi. So habang itong si Peterson ay nasa sala, umiinom ito at naglalasing, biglang lumabas ang kanyang ina. At nang sabi ni Peterson, anong gusto mo mama, gusto mo bang ipamukha sa akin kung gaano ako ka-ungrateful? At sabi naman kanyang mama na, hindi anak, grateful ako para sa'yo dahil isa kang Alvarez at hindi ko ipapamukha sa'yo kung gaano ka kainutil. At narinig naman ito ni Rita. Kinaumagahan, bumawi ito si Rita, nagluto at nagtimpla ng kape. At nilagyan niya pa ng note na I love you, Han. At nang lumabas na itong si Peterson sa kanyang kwarto, tinawag ni Rita ito at hindi man lang lumingon si Peterson. Itong si Peterson ay nagpunta sa Barangay Talisay na kung saan pinarenovate niya ang health center ng taga Talisay. At ikinatuwa naman ito ng mga taong doon. Itong si Kapitana at saka si Peterson ay nag-usap at pinag-usapan nila si Tope kung gaano ito kabait. At sinabi ni Peterson na kung meron kaya akong hihilingin kay Tope, Doc Tope, tatanggihan kaya niya ako. At sinabi naman ni Kapitana na hinding-hindi yan siya tatanggi dahil mabait yan si Tope. So punta naman tayo kay Rita. So habang nag-file or nag-pack sila Rita para sa mga donation, nahalata ng kanyang kaibigan na parang si Rita ay hindi mapalagay, na parang may problemang dinadala. Kasi itong si Rita ay disturbed talaga siya dahil iniisip niya si Peterson na kung anong nangyayari, na yung nakita niya yung kasi yung laking galit ni Peterson sa kanya. Kaya naman, parang napaisip si Rita na gusto niya sabihin na pagod na siya. Kaya naman tinanong niya ang kanyang mga kaibigan, okay lang ba kung sabihin ko na pagod na ako? Siguro itong si Rita ay napapagod na sa relasyon nila, nakakasuyo niya kay Peterson kaya gusto niya niyang sumuko. At ito naman si Peterson ay mahanap ng paraan kung sino yung gagawin niyang donor, at parang naipag-iisipan niya na si Tope ang gagawin niyang donor. So guys, abangan natin ang susunod na kabanata sa Init sa Magdamag. Sana po ay subaybayan niyo ang aking channel. Kung kaya hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na sa aking channel. Maraming salamat po sa pakikinig. God bless you all. Hello guys, good morning. At ngayon ay punta naman tayo sa ating palabas sa Init sa Magdamag. But before that,
Please don't forget to like and subscribe my channel and please click the bell button para ma-notify kayo on my next video. Without further ado, let's start! So dito guys, nalaman ni Narita at saka ni Peterson na si Tope pala ang nagligtas sa kanila nung nadisgrasya sila. Kaya naman, laking pasasalamat ni Narita at saka ni Peterson kay Tope. Habang papalabas si Rita at saka si Peterson sa hospital, papunta sila sa kanilang kotse, ay nasabi ni Peterson na gusto niya maging kaibigan si Tope. Kaya naman itong si Rita may pag-alala sa kanyang mukha. Maya-maya may nag-text kay Rita na si Regalado na ikinagalit ni Peterson dahil kahit hindi nagre-reply si Rita ay panay pa rin ang text ni Regalado. Hanggang umabot sila sa kanilang bahay ay magkagalit pa rin sila, ay galit pa rin si Peterson. At sabi naman ni Rita na wala siyang dapat ipag-alala dahil wala naman daw namamagitan sa kanila ni Regalado. Katrabaho niya lang daw ito. At sabi naman ni Peterson na kaya siguro ayaw mong magpa-IVF or ayaw mong magpabuntis dahil kay Regalado. At sinabi at in-explain ni Peterson kung gaano kasakit ang kanyang nararamdaman na hindi niya mabigyan ng anak si Rita, na para siyang inutil, na hindi niya mabigyan ng kaligayahan ng anak. At sinabi naman ito ni Rita na okay lang sa kanya, tanggap niya kung ano pa man si Peterson dahil siya ang asawa at lagi lang daw siyang nandyan sa kanyang tabi. So habang itong si Peterson ay nasa sala, umiinom ito at naglalasing, biglang lumabas ang kanyang ina. At nang sabi ni Peterson, anong gusto mo mama, gusto mo bang ipamukha sa akin kung gaano ako ka-ungrateful? At sabi naman kanyang mama na, hindi anak, grateful ako para sa'yo dahil isa kang Alvarez at hindi ko ipapamukha sa'yo kung gaano ka kainutil. At narinig naman ito ni Rita. Kinaumagahan, bumawi ito si Rita, nagluto at nagtimpla ng kape. At nilagyan niya pa ng note na I love you, Han. At nang lumabas na itong si Peterson sa kanyang kwarto, tinawag ni Rita ito at hindi man lang lumingon si Peterson. Itong si Peterson ay nagpunta sa Barangay Talisay na kung saan pinarenovate niya ang health center ng taga Talisay. At ikinatuwa naman ito ng mga taong doon. Itong si Kapitana at saka si Peterson ay nag-usap at pinag-usapan nila si Tope kung gaano ito kabait. At sinabi ni Peterson na kung meron kaya akong hihilingin kay Tope, Doc Tope, tatanggihan kaya niya ako. At sinabi naman ni Kapitana na hinding-hindi yan siya tatanggi dahil mabait yan si Tope. So punta naman tayo kay Rita. So habang nag-file or nag-pack sila Rita para sa mga donation, nahalata na kanyang kaibigan na parang si Rita ay hindi mapalagay, na parang may problemang dinadala. Kasi itong si Rita ay disturbed talaga siya dahil iniisip niya si Peterson na kung anong nangyayari, na yung nakita niya yung kasi yung laking galit ni Peterson sa kanya. Kaya naman, parang napaisip si Rita na gusto niya sabihin na pagod na siya. Kaya naman tinanong niya ang kanyang mga kaibigan, okay lang ba kung sabihin ko na pagod na ako? Siguro itong si Rita ay napapagod na sa relasyon nila, nakakasuyo niya kay Peterson kaya gusto niya niyang sumuko. At ito naman si Peterson ay humahanap ng paraan kung sino yung gagawin niyang donor, at parang naipag-iisipan niya na si Tope ang gagawin niyang donor. So guys, abangan natin ang susunod na kabanata sa Init sa Magdamag. Sana po ay subaybayan niyo ang aking channel. Kung kaya hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na sa aking channel. Maraming salamat po sa pakikinig. God bless you all.